Magandang umaga mga bata! Ang ating aralin sa araw na ito ay Science, ikawalong linggo, ikatlong markahan. Ito ay ang gamit ng kuryente. Pero bago yan, magbalik-aral muna tayo sa ating napag-aralan kahapon. Naalala niyo pa ba kung ano ito? Ito ay tungkol sa mga bagay na pinagmumula ng tunog. Kumuha ng malinis na papel at sagutan ang mga sumusunod. Panuto, lagyan ng check ang mga bagay na pinagmumula ng tunog at X naman kung hindi. Tingnan ang mga larawan. Alin dyan ang mga bagay na pinagmumula ng tunog? Tapos na mga bata? Ngayon naman ay ating alamin kung tama ang inyong mga sagot. Okay. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Itaas ang kamay. Very good! Mga bata, tingnan ang mga larawan. Ano-ano ang inyong nakikita? Maari nyo ba itong pangalanan? Okay. Una, television, lampshade, electric fan, aircon, flat iron, at gas range. Ilan lamang ang mga bagay na ito na pinapagana ng kuryente? Maraming mga bagay sa ating tahanan na pinapagana ng kuryente. Mahalaga ang mga bagay na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa paggamit ng kuryente, pinagagaan nito ang ating mga gawaing bahay. Ginagawa nitong mas mabilis ang trabaho lalo na sa mga taong abala sa kani-kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Pagkasdan ang kabuuan ng inyong bahay. Anong bagay ang pinapagana ng kuryente ang nakita mo? Ano sa palagay mo ang nagagawa nito sa ating buhay? At ano ang ligtas at wastong paraan ng paggamit ng kuryente at iba pang dekuryenteng kagamitan? Ilan sa mga bagay na makikita sa ating tahanan na pinapagana ng kuryente ay ang rice cooker, television, electric fan, oven, refrigerator, electric stove, at blender. Bilangin mo nga kung ilang bagay o kagamitan kaya ang pinapagana ng kuryente sa inyong tahanan ang iyong makikita sa larawan. Mga bata, tingnan ang larawan. Ano-anong mga bagay ang nakikita nyo na pinapagana ng kuryente? Maari nyo ba itong bilangin? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Magaling! So, ilan lamang yan ang mga gamit o bagay na makikita natin sa ating mga tahanan na pinapagana ng kuryente. Ano ang kuryente? Ang kuryente ay isang anyo ng enerhiya na nagpapagana sa mga kagamitang dekuryente. Napapagana ng kuryente ang isang bagay kapag ito ay isinaksak sa electrical socket. Ang kuryente dito ay nagmumula sa power plant. Narito ang mga halimbawa ng mga bagay o kagamitan na pinapagana ng kuryente. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Mayroon tayong oven, blender, desktop, treadmill, refrigerator, at blower. So, ilan lamang ang mga bagay na ito na pinapagana ng kuryente? Ang baterya ay pinagmumulan din ng kuryente na ginagamit o inilalagay sa mga bagay para ito ay umilaw, tumunog, at gumalaw. Narito ang mga halimbawa ng mga kagamitang pinapagana ng baterya. Tingnan ang mga larawan.
Ito ay halimbawa ng mga bagay na pinapagana ng baterya. Mayroon tayong calculator, orasan, remote, camera, flashlight, at cellphone. May mga kagamitan naman na sabay na pinagagana ng baterya at kuryente. Narito ang mga halimbawa ng mga bagay o kagamitan sa bahay na pinapagana ng baterya at kuryente. Halimbawa ay ang electronic bike, radyo, at laptop. Ilan lamang ito sa mga bagay na sabay na pinapagana ng baterya at kuryente. Narito naman ang mga ligtas na pamamaraan sa paggamit ng kuryente. Una, iwasan ang sabay-sabay na pagsaksak ng mga kagamitang di kuryente sa iisang extension cord tulad ng refrigerator, oven, electrical kettle, at electric fan. Iwasan ang paghawak o pagsaksak ng kagamitang di kuryente kung basa ang kamay. Alisin ang electric plug kung ito ay hindi ginagamit. At ikaapat, hugutin ang saksak ng telebisyon kung kumikidlat. Dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto, suriin ang mga bagay kung paano ito pinapagana. Isulat ang ba kung baterya, K kung kuryente, at P kung pareho. Tingnan ang mga larawan. Alin dyan ang mga bagay na pinapagana ng kuryente, ng baterya, at parehong baterya at kuryente. Tapos na mga bata. Ating alamin kung tama ang inyong mga sagot. Okay. Ang lampshade ay pinapagana ng kuryente. Ang washing machine ay pinapagana rin ng kuryente. Ang robot ay baterya. Ang laptop ay parehong kuryente at baterya. Ang flashlight ay baterya. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Itaas ang kamay. Magaling mga bata. Ngayon naman ay dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, tukuyin ang nagagawa ng kuryente sa mga bagay o kagamitang nasa unang hanay. Lagyan ng check ang angkop na hanay. Kumuha ng malinis sa papel at sagutan ang mga sumusunod. Narito ang mga bagay. Plancha, radyo, bombilya, electric fan, rice cooker. Maari nyo na sagutan mga bata. Tapos na mga bata. Ngayon naman, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Number 1, ang plancha ay napapainit. Radyo, napapatunog. Bombilya, napapailaw. Electric fan, napapagalaw. Rice cooker, napapainit. Tama ba ang inyong mga sagot? Magaling mga bata. Naman ay dumako tayo sa pangkatang gawain. Okay. Hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Narito ang inyong mga gawain. Sa unang pangkat, magtala ng mga bagay o kagamitan na pinapagana ng kuryente sa unang hanay at isulat ang gamit sa ikalawang hanay. Ikalawang pangkat, ilarawan kung ano ang nagagawa ng kuryente sa mga sumusunod na bagay o kagamitan. At sa ikatlong pangkat, gumuhit ng tatlong bagay na pinapagana ng baterya. Okay, naunawaan mga bata, gawin ng tahimik ang mga sumusunod na gawain.
ano ang gamit ng kuryente? Ang kuryente ay maaring makapagpagalaw, makapagpailaw, makapagpainit, makapagpatunog, at makapagpagana ng mga bagay o kagamitang nakatutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pagtataya. Tingnan natin kung may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Kumuha ng malinis na papel at sagutan ang mga sumusunod. Panuto, kumpletuhin ang pangusap gamit ang mga salitang nasa kahon. Tingnan ang mga larawan katabi ng bawat bilang. Una, ang kuryente ay ginagamit sa electric stove para blank ng pagkain. Kalawa, ang kuryente ay ginagamit sa telebisyon upang magbigay ng blank. Ikatlo, ang kuryente ay ginagamit sa electric fan upang magdala ng blank. Ikaapat, ginagamit ang kuryente upang radyo ay blank. Ikalima, ang kuryente ay ginagamit sa ilaw upang magbigay ng blank. Tapos nang magsagot mga bata, ngayon naman ay ating alamin kung tama ang inyong kasagutan. Para sa inyong karagdagang gawain, sagutan ang mga tanong. Una, ano ang pinakamahalagang kaalaman ang natutunan mo sa araw na ito? Ikalawa, paano magiging kapaki-pakinabang ang inyong natutuhan sa araw na ito? Dito nagtatapos ang ating leksyon sa araw na ito at naway marami kayong natutunan tungkol sa gamit ng kuryente. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam mga bata!